Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na po tayong maupo. Marhay na hapon sa Indoga Boss. Ngayong araw ay isang mahalaga at espesyal na okasyon sapagkat mamamahagi ng iba't ibang tulong ang pamahalaan. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Congressman Miguel Luis Villafuerte upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati at para ipakilala ang ating panauhing pandangal. Hello! Hi! Ayan, gumagana na. Maraming salamat, MC. Maraming salamat sa inyong lahat. Palakpakan naman dyan. Sa inyong presensya, alam ko marami dito galing pa sa iba't ibang kasuluk-sulukan ng ating probinsya. Pero alam naman po natin na napaka-espesyal ng araw na ito dahil kasama po natin ang ating minamahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sana all po, President BBM, na tulad po ninyo na talagang matulungin na tao. Grabe na, ang dami namin pinuntahan ngayong araw. Galing po kami sa Palestina, Pili, kung saan sinocase ang produktong Bicolano from agriculture, sa mga handicrafts, sa mga tela. Tapos pagkatapos po doon, dumiretso po kami sa groundbreaking ng pabahay program ni President Marcos na kung saan 10,000 na pamilya ang mabibigyan ng pabahay sa Camarines Sur. Hindi pa tapos! Galing Palestina, galing Naga, dumiretso po kami sa City Hall kung saan additional 6,000 units ng pabahay rin po sa Naga City. Sana all po talaga. Pagkatapos nun, napakasipag ni President Marcos. Inisa-isa po niya ang mga magiging beneficiaries na mga harvesters, mga bangka, mga sewing machine. Tapos ngayon, alam ko po, excited kayo. Taas na kami ng mga fishermen na nandito ngayon. Matutulungan po tayo ni Presidente ng DSWD, ng DA, na tig 5,000 pesos assistance sa mga farmers. Palakpakang pang 5K naman dyan. Gamitin nyo sa tama, ha? Tabang sa pamilya, tabang sa pangingisda. I-declare ki Agum, sumaririsibing unyan. Pwede? Very good. Tapos, alam ko po, siyasabayan pa ng Dole. Dahil talagang bigatin ang mga kasama natin ngayon. Kasama po natin ang ating kaibigan, bagong sekretary ng DSWD. Palakpakan po natin si Secretary Rex Gatchalian. Nandito rin po, sekretary ng DTI, si Secretary Pascual. Palakpakan po natin. Ang ating gwapong-gwapo, very hardworking secretary ng Dole. Programa po nila, President, ang Tupad Program, si Secretary Laguesma. Palakpakan po natin. Nandito rin po ang aking minamahal na ama, 2nd District Congressman Elrey Villafuerte. Palakpakan po natin si Kong Elrey. Aba, makusog yung pakpak kay Kong Elrey. Ang ating ama ng probinsya, Governor Luigi Villafuerte. Ang mga taga 1st District, nandito rin po ang ating very young congressman, Congressman Hori Horibata from Ragay. And ang Bicol Saro Party List, Representative Congressman Brian Yamsuan. Newly appointed lang po, communications po, Emasek, si Secretary Grafil. Palakpakan po natin. Ibang klase po talaga pag tayo nagsasama-sama, nagkakaisa, mas maraming magagawa, mas maganda ang laging nagiging resulta. Ang Governor, ngayon Congressman, si Elrey Villafuerte. At ang siguro ang pinakabago na bagong resulta sa politika ang ating Governor. Bagong pasok, naging Governor na kagad. Kaya marami siyang tinatrabaho ngayon. It's good to see napasa na ang tradisyon ng serbisyo publika sa ating Governor, Governor Luigi Villafuerte.
At ang ating mga nandito po, kasama po natin ang mga iba't ibang cabinet secretary. At kami nandito upang tignan lang namin at babantayan po natin kung tuloy-tuloy, kung maganda ang patakbo para sa pagbigay ng ating biniginagawang tulong sa yung mga nangangailangan pa. Natagalan lang kami nang sa labas ng counter dahil tinatanong ako akong secretary ng Department of Agriculture ngayon. Kaya tinatanong ko yung mga mangingisda, yung mga ating magsasaka, kung ano ba talagang karanasan nila, kung ano yung kanilang pangangailangan. At kaya naman ay marami tayong natututunan sa pagkaganyan. Na iba, kapag kausap mo ang tunay na talagang magsasaka, ang tunay na talagang namangingisda, kesa sa nagbabasa-basa ka lang ng report. Kaya hihingi ko sa inyo, I apologize na napag-antay kayo, pero hindi naman siguro mahirap dahil ang ganda naman itong stadium ninyo, may air condition pa. Naluma ang Maynila rito sa inyo. At kaya kami nandito ay para patuloy ang tinitiyak namin na mapatuloy pa rin ang pagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Alam niyo po, ay medyo umaahon na tayo sa pandemya, sa ekonomiya, na tsaka yung mga kahirapan na dinala ng COVID. Medyo dahan-dahan, nakikita natin, hindi na tayo masyadong nagkakasakit at hindi na natin masyadong kinangan alalahanin na kung baka magkasakit dahil na-manage na natin. Yung iba sa atin, nag-vaccine na, nag-immunity na. Ngunit, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos, hindi natin masasabi tapos na yung problema sa COVID. Tapos na yung lahat ng naging epekto noong COVID sa ating ekonomiya ay nawala na. Nandiyan pa rin ng kaunti. Kaya kailangan tuloy-tuloy ang pagbigay namin ng inyong yung ayuda, yung AIX, yung tupad, lahat po yan na aming ginagawa. Tapos hindi lamang yan, kung hindi pati na ang pagtulong sa yung mga maliliit. Galing lang kami sa Kadiwa. Yung Kadiwa ay ginagawa namin market yan para makapagbili ang ating mga consumer, makapagbili ng mas mura na lalo na yung mga agricultural commodities, yung mga bigas, yung mga asukal, gulay, lahat yan. At ang ginagawa namin ay nagdirekto na mula sa magsasaka, direkto na kagad sa Kadiwa. Kung ano man ang kailangan na gastos, ang kailangan gawin para dalhin ang produkto sa palengke, ay ginagawa, sinasagot na ng pamahalaan. Nang sa ganun, yung mga patong na, yung mga pag pinapadala mo yan, may pinapatong na presyo yan eh. Palaki ng palaki yung presyo, nawawala na lahat yun. So na ipagbibili ng gobyerno, ay hindi naman kumikita ang gobyerno. Hindi dapat kumita ang gobyerno dyan. Kaya wala na kami, mas maganda ang nagiging epekto para sa presyo. At binibigyan din natin ng pagkakataon yung mga maliliit na negosyo na meron silang pupuntahan, pupunta sila sa Kadiwa at doon nila ipagbibili ang kanilang mga nagawang produkto. Kaya dahan-dahan, yung mga lalo na yung mga maliliit na negosyo ay paahunin natin. At sana dumating na yung araw na kayong lahat ay masasabi ninyo na maganda na yung naging pwesto ninyo, meron na kayong trabaho na maasahan at hindi na kailangan ng assistance galing sa gobyerno dahil maayos na ang ating ginagawa para sa buong ekonomiya. Kaya naman po, yan lang naman po at ako'y nagpapasalamat. Hindi ko akalain ganito kainit ang salubong na ibibigay ninyo sa akin dahil po biglaan lang itong biglaan lang itong aming pagpunta rito at kaya naman pinagsamantala ko na habang nandito ako ay kayo ay makasama at tayo makapagbigay at ipatuloy ang tulong sa inyo, lahat at sa inyo at sa lahat ng mga nangangailangan natin, mga kapatid na Pilipino. Maraming salamat po. Maganda nga po. Diyos mabalos po, President Marcos. Ngayon naman, ipagpapatuloy na natin ang pamamahagi ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan.
inaangayahan natin ang Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng tulong. Iniimbitahan din natin si Governor Luigi Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte, Congressman L. Ray Villafuerte, at ang mga kinatawan ng Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, at Department of Trade and Industry upang samahan ang ating Pangulo. Ang Department of Social Welfare and Development ay mamamahagi ng food packs at tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 5,000 piso kada benepisyaryo sa 1,000 individual. Ngayon naman, ang Department of Labor and Employment ay mamamahagi ng tulong pinansyal na may kabuuang halaga na 26.6 million sa ilalim ng kanilang DOLE Integrated Livelihood Program o DILP, tupad program at benepisyo mula sa Employees Compensation Commission. Congratulations sa lahat ng ating mga benepisyaryo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbabahagi ng tulong sa Camarines Sur. Mga kababayan, palakpakan natin ang ating presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon naman po, inaanyayahan natin ang ating presidente sa ibaba ng stage para sa ating photo opportunity. Thank you. Inaanyayahan po natin ang lahat na tumayo para sumali sa ating litrato. Muli, maraming salamat po, Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.